Magandang araw, Van Life Philippines. Magandang araw, YouTube. Magandang araw, mga kapitbahay. Sa video nito, tayo gagawa ng isang reaction video tungkol sa dalawang magagandang design ng isang van, okay? Kung naghahanap kayo ng pinakamagandang van, ay ang aking recommendation, yung van na mayroon kayo, kung mayroon kayo nito, yun ang pinakamaganda. Pero kung wala pa kayong van, isa to sa mga pwede niyong pagpipilian kung meron kayong budget. Kaya ating panoorin ang video ito. Tiyak na meron kayong matutunan sa video ito. By the way, ang video ito ay hindi akin, ha. Ako lamang ay nagre-react dito para makapagbigay sa inyo ng idea kung may anong meron doon sa ibang bansa, anong yung design na maganda para sa inyo. Kasi bawat van lifer o campers, depende po yan sa tao yung design na akma sa kanya. Kung kayo ay photographer, kayo po ay mahilig sa bike, magmotor, kayo po ay may trabaho, depende sa trabaho nyo, iakma nyo. Dapat naka-tailor, naka-fit doon sa inyo yung design ng inyo pong van. Kung gusto nyo pong tumira sa van, part-time man or full-time. So, itong van na ito na ating panonorin ay pwedeng full-time, pwede rin pong part-time. Atin pong panoorin ang video nito. Mga kapitbahay, kung kayo po ay bago pala sa channel na ito, ako pala si Jeff ng Van Life Adventure. Nakatira tayo 4 taon na sa ating DIY camper van. Kung gusto nyo panoorin yung aking van, nasa description lang po nitong video ang link ng ating camper van. Meron akong dalawang bisis na camper van tour, dalawang bisis nating binidyohan ang ating van. At marami tayong adventure na kasama. Ngayong araw, ating pong panoorin ang dalawang video tungkol po sa dalawang klase na van at ng kanilang design. So ito po tungkol sa design. Kasi kung naghahanap kayo ng van, mas maganda po ang van na naka-design para talaga sa ating need. So iba-ibang pangailangan natin. Pero itong van na ito ay nakakatayo tayo mataas. Mas maganda pag mataas ang van. Ito po, ang pangalan ng van ay Citroen, yan o, Citroen Jumper Travel Van. So ito po yung camper van, ay hindi ito yung caravan. So ang design niya ay makikita natin dito sa taas. Computer generated lang po ito. So atin pahintuin sandali. So, from the top view niya, makikita mo yung passenger seat, tapos yung isa pang passenger seat. Bali, 4 ito talaga lahat na tao na pwedeng makatravel magkasama. So, ideal ito for family. Yan. Pero as you can see, ang kanyang tulugan ay parang for 2 person lang. Itong cabinet niya maganda kasi mataas din siya. Ito siguro yung closet niya nakalagay. At mayroong cabinet sa taas, sa taas ng sink at ang kanyang stove. Siguro yan dyan ang ref at naka-design ito para sa maraming compartment dito sa taas. So malaki yan, mula dun sa taas, mula dun sa harap hanggang sa dulo. Maliban lang dito sa kanyang toilet at kanyang shower. Tingnan natin ang design. So, narito ang kanyang shower. Maganda. So, halos sa lamang sa kalahati yung pagkahati or 50% nito siguro yung naka-design for shower at para dito sa kanyang toilet. So, ang kagandahan nitong van ay ito magkahiwalay ang toilet sa shower. At may sariling sink. May salamin pa. At dito sa area ito, bed naman ang ipi-features niya or ayan, dito tayo sa angle na ito, dito banda sa driver at makikita natin ang kabuuan. So extendable yung kanyang bed, good for 2 person. Locker niya sa closet, cabinet dalawa, tatlo sa taas, then ang kanyang kainan ay ito yung mesa niya. So pagpasok mo kagad lutuan, kaya maganda siya. Hindi mangamoy ang iyong van kasi pagpasok mo pa lang, pagpasok mo dito, lutuan kagad yung amoy ng niluluto mo.
pwede ka maglagay dito ng blower palabas. So, para hindi mangamuyang ka sa loob. So, may bintana rin yun. So, ang bintana niya, may bintana sa gilid. Siguro may bintana din dito sa likod. Tingnan natin mamaya. So, may closet pa pala dito sa taas. So, inulit niya lang ang kanyang side sa CR. So, dito sa likod, ito yung sa likod na side, wala siyang bintana. So, dito yung kanyang, may bintana pala. Ang kanyang CR at dito sa kanyang toilet. Para sa exhaust siguro pag ginagamit mo. So, maganda po ang design. At kuha ko lang may chance at may budget, may ganitong sasakyan. Mas gusto ko ang design na ito. Para sa akin, pwedeng-pwede for full-time. Ito kasi yung bed niya ay fixed bed na pwede mong i-move lang sandali. Kung move mo ng kaunti, kung meron kang isa pang pasahero. O kung may kasama ka, kung good for couple. Yan. Siguro ang tagyan ng tubig sa ilalim. So, malinis ang solar sa taas. Tingnan natin yung isa pang video. So, isa pang choice natin kung gusto niyo itong ganitong design sa ang tawag ng camper van niya ay VW Crafter Florida. So, kung gusto niyo mag-subscribe sa channel niya ito, na ito ay ilagay ko lang po ang link sa baba sa description box itong ating video. Naroon din yung aking van tour. So, ito yung front side ng kanyang sasakyan na may nguso. So, ideal ito. Kasi ang makina niya din sa harap, madaling i-maintain, madaling gawin. Ito yung kanyang gilid, pagpasok mo kagad, ang bumungad sa iyo, sink. Yan, lutuan, at the same time, bed. So, pagpasok mo kagad dito, hindi na kailangan iikot yung driver seat, ang passenger seat lang ang naiikot paharap. Yan, magandang klase. So, pwedeng dalawang nakaupo pala sa harap. Ang makina niya kasi dun sa harap. Magandang design. So, ang nagustuhan ko dito yung color combination niya, yung gray or dirty white ba yan, ay nagmatch dito sa brown na dingding. Yan. Ito yung bet ko mga kapitbahay. At yung bintana niya natapat doon sa lutuan niya. Magandang pagka-design. Kung yan ay cabinet din dyan or kung yan ay exhaust, maganda habang nagluluto ka. May exhaust ka na dito. Mayroon pa dyan sa taas. Malinis na design. Gustong-gusto ko ang design na ito. Napakalinis. So, hindi ka na kailangan lumabas para pumunta doon sa bed mo galing ka sa pagmamaniho. So, tagusan. Tagusan. So, ang design na ito not for full-time. Pwede ito sa part-time lang. Kasi yung bed niya parang kanina rin. Pero mas malapad itong pa niya. Itong magandang feature niya kasi yung toilet ay yung kanyang shower ay folded na. Gusto kong subukan ito para makatipid ng space lalo pag maliligo ka. Yan, oh, malinis na siya. Oh, maluwang. Talagang komportable ang kilos. Mula sa labas, papasok hanggang sa driver seat. Pag matutulog ka, napaka-elegant. Ay! Kaya pala ganyan kasi parang double deck siya. Yan. Yun na nga. So, merong sabitan dito. Good for two person. Napakalinis. O, ito pala. Extra na bed. Astig. So,
Bali 3 tao ang pwedeng makatulog ng comfortably. So far, ito yung para sa akin, ang design na ito ay maganda siya kung hindi ka full-time. Kung part-time, ito ideal. Weekend, yan. Kung nagagamit mo siya sa ibang bagay. Pwede mong gawing lagay ng mga gamit sa ibang araw. Kung may sarili kang bahay. Pero kung full-time, yung isa kanina, ito good for part-time. Kasi mas maraming compartment yung una. Ito, kaunti lang yung mga cabinet niya. So, pwede na yun sa ilalim panglagay yung mga gamit mo. Pero ito malinis. Gusto ko ito. Ang linis niya, tsaka yung combination ng color niya, at saka yung lutuan niya sa harap ng bintana. At, siyempre nakakatayo. So, mga kapitbahay, ano sa tingin ninyo ang dalawang van ito? Maganda ito? Fit sa inyo? Para sa akin, yung unang van, yung fit sa aking need, sa aking camper. Kung sakaling mag-repair ako uli ng aking camper van, tataasan ko at ganun ang design na sa paglagay ko na pwede sa akin. Pero manood pa tayo ng maraming video, baka meron pa tayong matutunan. Hanggang sa muli, mga kapitbahay, huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa sunod nating mga video. Pakihit na rin po yung notification bell. At kung meron kayong tanong, isulat lang po sa baba. Salamat sa inyong panonood. Paalam.